Okay guys, welcome back to my channel. Dahil matagal-tagal din tayong hindi nagsama-sama, late celebration ng aking 100 subscriber. Alright guys, let's go. Magagawa tayo ngayon ng gray ham. Ingredientes: gray ham, isang gatas kondensada, isang nata para montar. Sa atin to ay all-purpose cream. So, yun lang ang sa main dish natin. Tapos, sa toppings naman natin, it's either bananas or fruit cocktail. Yun ang pang-toppings natin sa ating gray ham. Yun. Kasi maya-maya may pasok pa ako, kaya bibilis na lang natin ang paggawa nito. Go. At first, babanaw muna kayo ng kape. Kape guys, kape na may tubig. Kape na may tubig. Bigyan nyo muna ng tubig dyan, tapos banawin nyo dyan yung kape. Yan yung sausawa ng gray ham na to. Pwede na natin yung mga lalagyan. Atas. So, ayun guys. Ito. Yung kape natin gagamitin at saka yung tubig natin gagamitin para sa pag babanaw ng bread na lalagay natin sa ating gray ham. Kasi ito yung pagsasawsawan natin ng tinapay. And so ayan guys. Mukhang mapait siya, no? Napadami na tayong coffee ko. Ba't may reaction? May nagre-react! Ay, nako. Kanya-kanyang gawa tayo, guys. Huwag niyong pasinin yung mga bashers natin. Yan. Ba't nga ang dami ng coffee ko? Sunod na natin ay yung gatas na kondensada at all-purpose cream. Gawa muna tayo ng pang mix natin. Yan yung pinaka pampalasa sa gray ham, guys. Bumalik na kasi ako sa trabaho. Kaya tumagal na ulit ang ating bagbibideo. So ayun guys. Pero ito lang, i-mix nyo lang siya. Palalaputin nyo yung gata. Kailangan lagi masarap kaya ng pagmamahal mo sa isang taong minamahal mo. Ready nyo lang yung mga ingredients muna bago yung tunay na paggagawa ng gray ham natin. Sa mga may alam dyan ng gray ham, bahala na kayong humusiga sa akin. At about sa kumakalat ngayon, total naman wala tayong mapag-usapan ngayon. Kukomment lang ako about sa ABS-CBN kung bakit sila napasara. Pero sa totoo lang, wala naman akong alam dun eh. Nauiyan lang ako sa mga artista nila. Kumo, wala daw pampakain sa kanilang pamilya. Pero nang papalitaan ko naman, daming kutse, napakamamahal pa. Yun ba ang mga walang maipapakain sa kanilang pamilya? Sa lintik na mga yan, wala mo. Hindi mo na-mention ang pangalan. Pero yun na, isa lang sa mga naririnig ko yun eh. Guys, sisimulan na natin.
Anyways, may stress lang ako sa mga ganun tao eh, pero anyways, just life. Yan, binuksan ko na. Siyempre, titingnan mo muna kung matigas yung tinapay. Tapos, place mo muna ito dito. Kalimutan ko ilagay yung gatas. Okay, let's go. Ganyan yung gatas pag nalagay nyo. Lagay nyo lang love. Put it like this. Oh, English yun. English yun, English yun. Sa usam nyo? Sa magkabalitanan. Pero dapat, naglulubog siya sa gatas. Sarap nito guys, oh. Ito lang, napakasimple lang ng paggawa ng ganyan. Sausaw. Sausaw lubog. Ganyan. Sausaw lubog. Kung ano nang may isip nyo. Nakalipuhan. Sausaw lubog. Ganyan. After dyan, patong ulit. Sausaw lubog patong. Ulit-ulit lang yan. Sausaw lubog patong ng gatas. Dahil guys, dito sa Barcelona, ang mga tao pinapalabas na. Yung iba, mga walang mask. Napakasusupil talaga. Isang araw, ikapin natin yung ibang pasyalan dito. Ako na ko lang napasyalan yung Barcelona ito eh. Kung simula nung naalis yung lockdown. Ganyan! Napakasimple lang! Ano yung pahirapan ng buhay? Isa ito sa mga celebration. Huwag mong itapat sa akin! Nakikita ang kapugian ko. Sombrerong puti. Check. T-shirt na puti. Check. Pangit na mukha. Check. Kapatid na uto. Check. Ay, nakalimutan kong gata sa lintik na yan. Hayop. Hayop na yan. Yan. Yan guys. Kailangan kasi huwag niyong kakalimutan. Gaya ng pagmamahal niyo sa ibang tao. Tinan niyo, hindi nagawa ko. Pag kinalimutan niyo siya, eh, yung nangyayari. Ha? Nawawala yung sabaw. Ano daw? Ano? What the fuck? Pero mag-comment lang ako about dun sa isang artista na kung anong law yun, pero kaya naman magbanggit kung sino siya. Dito nga pa sa bahay, may batas din. Ang law of home. So ganyan lang guys, law of home. Pag kasi pag nasa bahay kayo, bawal lumabas. Pero pag gusto nyo, pwede na pala. Pero pag ayaw nyo pa rin, pwede na kayo pahala. What? Kaya, patuloy lang ang panggawa natin hanggang sa mailagay ang lahat ng ingredients dito sa ating ginagawang greyhound. Sa lahat nga pala ng mga subscriber ko, salamat po. Happy 130 subscriber. Kala mo dumami na, no? Kala mo 1,000 na. Pero I should be thankful pa rin. Kasi whatever happens, you'll always be there waiting for my videos. Oh, English yun, pangit eh. Wow! Ito muna natin ang topics. Ito yung panggit naman natin. Wow! Wow! It's so nice. It's so delicious. Wow! Look, look. It's so delicious. Wow, sarap naman nito. Ganyan lang guys ang paggawa ng ating greyhounds. Tapusin lang natin to. Sarap. Feeling ko makakalimutan yung pangalan nyo pag tinikman nyo to. Oh my god! Wow! So ayun guys. Patapos na siya. Patapos na siya. Konting kembot na lang. Matatapos na siya. Patapos na po, patapos na. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Wait, lagyan natin ang saging para mas masarap. Saging. Kunwari, marunong na siyang mag-gayat. Pakita ko sa inyo ang pag-gayat nito. Look. Sa mga gustong gumaya sa akin dyan. Sundin nyo lang yung mga ingredients ko. Kunin nyo lang siya ng gatas lang lalo, masumasarap. Sa mga may diabetes po, huwag nyo lang itry.
Okay guys, so yun lamang. Total naman, natuto na kayong mag-graham. Maraming maraming salamat sa mga nanood at sa mga gusto pang manood. Keep on waiting sa mga bagong videos ko kahit alam nyo na, magandang panoodin talaga. Okay guys, thank you and God bless. Salamat sa panonood.